isa pong professional teacher na dating nagtuturo sa isang private school dito sa Malolos, pero ngayon po ako po ay isang freelance paranormal investigator or freelance paranormal consultant ng isang network. Dati po kasi nung bata ako, pinanganak ako na sakitin eh. It started 9 years old. So nagkaroon ako ng tinatawag na rheumatic heart disease. Muntik na akong nagkaroon ng polio. So meron mga deformities na nangyari. So ito yung result nun. So, but then, hindi ko siya tinake na disadvantage. Advantage para sa akin. Kasi naging challenge para sa akin na ituloy-tuloy ko yung career kung anong meron ako. Actually, nagsimula po siya nung bata ako eh. Lagi kasi akong merong kalaro o meron akong nakikitang isa ring bata. Palaging dumadalaw dun sa loob ng bahay namin na akala ko, totoong bata siya. Pero eventually, nalaman ko na hindi pala siya nag-exist kasi sinabi nung mother ko na wala naman daw akong kalaro. Unang-una, takot ako sa dilim. Nung hindi ko pa siya naiintindihan, bata pa ako, ayaw kong nag-iisa, takot ako sa dilim, ayaw ko nung palaging parang may nakatingin sa akin. So, lagi akong nakasama sa nanay ko, sa tatay ko. Kasi nga, pag nag-iisa ako, pakiramdam ko, merong lalapit sa akin, merong kakausap sa akin. Takot ako sa aninong malaki eh, kasi iyan yung lagi kong nakikita noon. Doon ako nagkaroon ng fear, doon sa parang, para siyang malaking anino na palagi ko siyang nakikita kahit saan ako pumunta. Actually, up to now, hindi ko pa ma-explain ano yung anino na yun eh. Lagi ko siyang nakikita noon pa eh. Pero lately, itong mga panahon na to, hindi na eh. Sinimulan ko siya kasing i-develop nung time na lagi akong nananaginip eh. Napanaginipan ko yung death ng father ko, kung paano siya eksaktong namatay, kung anong nangyari. Ang naging problema lang that time kasi wala akong idea paano ko to i-stop eh. Ang naging goal ko, kapag may ganitong event, pinipilit kong alamin yung kasunod na mangyayari para makatulong ako sa mga tao. Siguro nung una, kinatakutan ko to, pero mas kinoconsider ko siya as biyaya. Simula nung na-enhance ko siya o na-develop ko siya, marami ng tao yung natulungan ko ang dahil dun sa mga kakayahan na pinagkaloob sa akin. Nung una, yung mismong pamilya ko, hindi ako naintindihan. Kasi iba yung nakikita ko sa nakikita nila. Pangalawa, akala nila iniimbento ko lang yung mga sinasabi ko. Marami kong sinakripisyo para ma-develop ito or ma-enhance. Una, yung hindi ako lumalabas ng bahay, so wala akong barkada, hindi ako masyadong nakikisalamuha sa tao, at palagi akong nagbabasa ng mga libro patungkol sa ganitong kakayahan. Especially yung mga libro ni Sir Jimmy Licao ko, na kaibigan ko rin ngayon. Advantage, marami kasi kahit saan akong lugar pumunta, mayroon taong babati sa akin, may nakakakilala sa akin. So pwede kong makikain, makiinom kahit saan lugar. Disadvantage, yung naapektuhan yung mga anak ko kasi doon sa mga nababasa nila sa comments, sa mga bashers. Pero eventually, natanggap naman nila at nalaman nila na talagang marami lang talagang tao na sasabihin nila yung gusto nilang sabihin. Maraming challenging, pero yung isa sa hindi ko makakalimutan eh, yung isang case ng exorcism na sa katulong ng isa kong kaibigan. Nag-start kami mag-exorcise ng 4 ng hapon, natapos kami ng 3 ng madaling araw. So ganun katagal, ganun ka-intense, at sobrang hirap dahil hirap pagod kasi ang dami-dami naming pumipigil sa kanya, pero sobrang kakaiba eh. Nandun na yung time na halos lumulutang yung tao, na halos parang nagle-levitate, tapos nagsasalita siya ng ibang lingwahe. Para kang nakapanood ng exorcism na palabas. Unang-una, hindi ko talaga inaasahan na magbabiral o magte-trending yung mga ginawa ko. Kasi ginagawa ko lang yun ayon sa trabaho na ibinigay sa akin. Sa ngayon kasi, pag nabanggit yung salitang paranormal, nakakabit na yung pangalang Ed Caluag. So, siguro gusto ko na lang din maalala nila ako bilang isang simpleng paranormal investigator, isang dating guro, at isang simpleng mamamayan. Mission ko sa mundo. Una,
ipaalam ko sa tao, o gusto kong maging aware ang mga tao na tayo, hindi lang tayong tao ang nakatira dito, na mayroong iba-ibang dimensions at mayroong iba't ibang nilalang na hindi naman natin dapat katakutan bagkos unawain. Doon naman sa magmamana, sa ngayon kasi, sa mga anak ko ngayon, wala pa akong nakikita na possible na mag-handle o makamana ng gift na kung anong meron ako. Siguradong may lalabas na magmamana at gusto ko yun, na ipamana ito para mas maturuan ko siya ng hanggat kaya ko pa. Gusto kong ipaalam sa inyo na kung kayo man ay katulad ko o merong gift na binigay sa inyo ang Diyos, katulad yung sa akin, huwag nyo itong katakutan. Gusto ko i-develop nyo ito at gamitin sa mabuti. Kung ano man yung magagawa kong tulong, handa po ako na mag-conduct ng isang seminar para sa mga baguhan, para sa mga gustong matuto, hanapin nyo lang po ako, magtipon-tipon tayo, pag-usapan natin to, i-develop natin kung anong meron kayo, who knows, baka magkaroon tayo ng grupo dito sa Bulacan. Kung sino man yung nagsisimula pa lang sa ganitong larangan, sa katulad ko, na gustong tuklasin yung mundo ng kababalaghan, mundo na kakaiba, mundo na iba kaysa sa pangkaraniwan, ini-encourage ko kayo na huwag nyo itong katakutan, bagkos i-develop natin o i-enhance natin yung gift. Ako po si Ed Caluag, isang paranormal investigator, at ito ang aking Naratibo.